Hi guys, welcome back to my channel. If you are new, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more updates and more videos. Ang aking isi-share ngayon ay isa sa mga RFO unit, okay, or townhouse located at Barangay Duhat, Santa Cruz, Laguna. Ito po ay pwede nang lipatan, meron ng bahay. So, kung gusto nyo naman ako kontakin, ito po yung aking number. You can call or text 0967-421-1804. Okay, napakaganda, pag-uusapan natin ano ba ang meron at maganda sa CARMENCHU Heights. Bukod siya, ready for occupancy na siya. Ito po ay very safe, gated, 24 hours po ang security, 5 minutes walk to National Road. Malapit sa hospital, sa school, mga universities, malapit sa Metro Central Mall, Sunstar Mall, Pizza Hut. So, napakaganda ang place. At ito naman ang magiging monthly mo lang ay 7,514 kapag true pag-ibig. Pero pag bank financing, 9,000 plus po siya. Magkaiba kasi ang price ng bank financing at saka pag-ibig. Sabi nila, paano? Ano po ba ang mga requirements? At paano kung ma-disqualified ako? Ang dalawang reason lang naman po ang ang magiging disqualification ninyo kung sakasakali. Kapag ka may marital problem, halimbawa hiwalay kayo sa asawa, mga ganon, or meron kayong existing na housing loan. Siyempre, hindi po kayo ma-approve sa pag-ibig or sa bank. Ito pong itsura niya. Yan, kasi townhouse po ito, so up and down magkakadikit. Ang lot area ay 40 square meters at ang floor area ay 44.5 square meters. Magkano ang total contract price? 1,320,888. So meron po bang down payment? Yes. Okay, syempre naman meron. Ang total ng inyong cash required or down payment is 227,759. Pero yun naman po ay installment, hindi naman po cash. Ngayon, kailangan ba mabayaran ang down payment bago makalipat? Yes, kailangan mabayaran. Pero si CARMENCHU, napakabait niya kasi pwede pong pagsabayin ang inyong monthly amortization at ang down payment. Kung hindi kayang bayaran ng cash. Okay, kasi payable siya in 8 months. Okay, or 6 months. Ngayon, paano yun? Di after 6 months ka po pwedeng lumipat kasi hindi pa bayad yung down payment mo. Ngayon si CARMENCHU pumapayag siya. Siya lang ang developer na pumapayag na pwedeng magkasabay ang down payment at ang monthly amortization. Okay po, malinaw po tayo doon. Ayan. At ito yung mga makikita ninyo sa loob. Ganyan siya kaluwag. So, meron siyang hagdanan pataas na sa loob yung hagdanan. Ayan. Ito naman ang sa kitchen. At ang CARMENCHU, huwag po kayo mag-alala. Napakaganda at mapagkatiwala ang developer po, ang Gentex. At ito ay matibay po ang pagkakagawa. Okay, ito yung inyong pinaka-master bedroom. So, dun sa pangalawang room, pwede naman po, malaki siyang space. So, pwede ang dalawang bed. Ito naman yung CR. Mamaya sa video, makikita ninyo. Okay, ngayon, ano naman o paano mag-avail? Like what I have said, kailangan muna makapag-tripping or viewing para makita ninyo ang place, makikita nyo ang location para makapag-decide kayo. Upon reservation, kailangan natin ang 2 government-issued IDs like SSS, driver's license, yung mga ganon. Na meron kayong signature, dalawa lang naman ang kailangan, ipaserox na po ninyo ang harap at likod. Tapos, kailangan po natin kapag single ang birth certificate, kapag married, marriage certificate. Pero kung hiwalay, may problema, marital problem, hindi po kayo qualified. Kaya dapat wala pong problema na marital problem or wala kayong existing na housing loan para ma-qualify po kayo. Kailangan din natin ang 2x2 ID
Okay, 2 pieces, sedula, at saka proof of billing and barangay clearance. Kung halimbawa, hindi naman nakapangalan sa akin yung bill ng kuryente o ng tubig, ang gagawin lang po, hingi kayo ng certification sa may-ari ng bahay at xerox ng kanyang 2 valid IDs din. O, yun lang po ang kailangan. Ngayon, kapag ka locally employed, okay, after reservation, meron kayong 30 days para i-complete ang mga major requirements. So, tatandaan po, 30 days lang po ang ating palugit. Ito ang mga major requirements. Kapag ka ikaw ay locally employed, like nagkatrabaho ko sa call center o basta company, kailangan natin ang original certificate of employment and compensation. Kailangan nakanotaryo po siya. And then, payslip. Kailangan natin ang 3 months latest payslip. And then, photocopy of latest income tax return. Kailangan po natin yon. Okay, kapag ka naman, halimbawa, wala kang payslip kasi yung pinagkatrabahuan mo, hindi nag-i-issue, voucher na lang yung hihingiin. Tapos nakapirma siya. At saka, of course, bank statement. Pero kung wala yon, okay lang. Basta ikaw ay locally employed, ang kailangan na lang ay very important yung original certificate. Okay? At saka yung latest payslip. Paano naman kung self-employed? Ito yung mga freelancer na nag-work or may business. Kapag self-employed, ito po yung mga major requirements. Photocopy, okay, ng business registration, DTI or SASEC, mayor's permit, ITR ng at least 2 years, okay, yung audited financial statements for last 2 years, kailangan din pong i-bigay yon. Paano naman kung ito ay overseas or OFW, overseas Filipino workers? Ganon din ang requirements ninyo, maibigay ninyo yung ating standard requirements and then after reservation, ito yung ikokompleto nyo. Yan, original certificate of employment, yung contract, okay, na meron siyang sealed, siyempre, merong naka-notarize siya. Photocopy, okay, of valid 6 months na iyong remittance. Tignan natin yung mga presibo ng inyong pinapadala na remittance. Photocopy ng passport, okay, with entries. Kailangan natin yon. Payslip for latest 3 months. Kung wala namang payslip, magpagawa lang kayo doon sa amo ninyo ng certification. Nakalagay doon kung magkano yung mga sulat. Minsan may binibigay naman kahit hindi siya tawag doon, printed, nakasingganda nung sa companies na binibigay. Siyempre, iba naman yung sa kanila. At meron tayong special power of attorney with consular seal, notarized abroad. No, kayon ka dahil kailangan ipadala ito. Kailangan ang special power of attorney. Magsisend po kami ng sample nito na kokopyahin o na ipapagawa nyo doon. Okay? And then ayun po ang aking mai-share at syempre nandito yung number ko if you wanted to contact me for viewing or for tripping. Again, this is my number 0967-421-1804. Okay, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung video. Okay, i-share ko. This one is the actual video of CARMENCHU Heights para makikita ninyo guys kung paano in-improve yung loob. Ito, naging 4 yung bedrooms niya. Ang galing nung pagkakagawa nila. Pwede niyong padagdagan ng rooms kapag na-turn over niya sa inyo. So, ito, pagpasok mo, syempre, ito na yung living room. Okay, and then yan, ayan na ang kitchen. Pwede niyong lagyan ng counter yan. Dito, yan sa may upuan na yan para maluwag. Yung pangalawang video ko, yung video number 2 ng CARMENCHU, titignan nyo kasi i-upload ko ulit yung maganda na ginawa ng isa sa ating homeowners. Ang ganda ng ginawa niya ang luwag. O, siyan ang toilet. Okay, maluwag naman po siya.
tsaka maganda. Wala na kayong babaguhin dyan. Yun. Lilinisin na lang siya. Yan. Ayan ang CR. Ayan. Na isa sa pwede kayong mag-ano sa likod. Ayun. Tapos, paakyat na siya. Ayan ang hagdanan. Yan, napakaganda ng hagdanan. Yan, pwede nyong... Yan, hindi yan siya mahirap akyatin. So, ang ganda, di ba? Ayan ang unang room. No, di ba? Ang ganda ng pagkakagawa. Yan. So, sabi niya, parang ang liit ng kwarto. Kasi nga, ginawa po nilang, ano, ang kwarto, ginawang apat. Oh, yan. Second room. O, di ba? Very spacious siya. Ang ganda. Tapos, palagyan nyo ng maraming cabinets. Maluwag na yan. Dalawa na yun. Ito yung pangatlo. See? Dalawang bedrooms. Dalawang bed, sorry. O, third room na ito. Tapos, ayan, eto na yon pang-apat na room, pinaka master bedroom. O, diba? Saan ka pa? Yan. Apat ang rooms. Kung sa baba, pwede ka pa maglagay doon ng isa sa tabi ng kitchen. O, pwede. Ayan, may CR din siyempre sa taas. Maganda rin. Ayan. O, isinama ko tong video nito para makita ninyo. Yan, alam niyo ang gagawin niyo kapag na-turn over na ang unit, kayo nang bahala magpaganda. So ang galing ng ginawa ng bumili. 'Yon. So 'yun lang guys, at ito naman ang site map natin. Okay, lalakihan ko. Ayan, yung mga nakikita niyo na yellow 'yan, 'yan yung mga open units for sale. At yung may green, ito yung mga naka-reserve na. Okay, at yung makikita ninyong white dyan ay meron ng bahay. May ano na dyan. Occupied na yan. So, ito na lang ang natitira. Konti na lang. Yung mga yellow na lang yung mga available. So, again, kung gusto na ninyong magpa-reserve na magpakuha na sana kayo, magpa-reserve na kasi madali lang ito maubos. Baka maubusan kayo. Konti na lang kasi kapag RFO, maganda ang RFO o ready for occupancy. Kasi kapag wala naman problema ang documents mo, 2 to 3 months makakalipat ka na. Hindi mo na kailangang maghintay ng matagal. Maganda rin naman ang pre-selling kasi makakapili ka ng location na gusto mo. Maraming available na magandang location o magandang parte. Limbawa, gusto mo malapit sa gate, yung mga ganon. At saka, mura pa akong pre-selling. Pero kapag ganito na ready for occupancy na, syempre, iba na yung price. Kasi si developer, bawat development, halimbawa, naayos na yung road sa loob, o di kayo mga dinagdag ng may clubhouse na, may mga lot na kompleto, yun ay nagdadagdag din siya o nagtataas din siya ng presyo. So, pero ang CARMENCHU, napakabait po ng developer. Kasi yun nga, kahit hindi pabayad ang iyong down payment, halimbawa, gusto mo nang lumipat, pwede nang pagsabayin ang down payment at saka yung iyong monthly amortization. So, for more details guys, comment lang ko kayo below or through my FB. Okay, bibigay ko po sa inyo kapag nag-comment kayo sa baba ko, ibigay nyo sa akin yung FB ninyo and I will send more details, especially sa computation po ng ating prices. Okay, like what I have said, magkaiba ang computation ng pag-ibig at saka bank financing. Ayun. Bank financing na lang kasi di pa natin alam, baka magtaas ulit ng presyo kasi this year, may balita kasi na magtataas ng 12%. Papatungan daw ng government ng 12% na tax ang lahat ng real estate. Kaya I'm sure magtataas yan ng 12% lalong magmamahal. Kaya habang mura pa, kumuha na po kayo. So ito lang yung aking maisi-share for today. Thank you very much for watching. And please don't forget to like, share, and hit the notification bell for more updates and more videos. Bye!